As our promise, syempre meron kaming in-invite na napakagandang guest, ah. 'Di ba? Na talagang hindi lang maganda kundi napakasipag. Ever since na nakasama ko 'to, Irigang Magayon Youth Movement pa lang, 'di ba? Let's do it Irigang Magayon. Ano ba yung Millennials Philippines? Ano pa ba yung mga organization namin? Alos, ang daming organizations nationwide, ha? Hindi lang po ito local. Lagi kaming magkasama nito ni Queenie. So, kumbaga, hindi naman masasabi na partners in crime kasi wala naman kaming kinukumit na crime. Partners lang. Partners lang, okay? Lalo na sa usapang servisyo para sa kabataan. So, talagang, ano yan, nakakamiss nga nung last week nag-flashback yung National Youth Parliament, di ba? So, nakakamiss din yun. So, anong baon natin, Queenie? Magandang hapon po ulit. So, we will be discussing this afternoon the proposed Sangguniang Kabataan Handbook for Iriga City. This is the output of my thesis at University of Northeastern Philippines. So, kakatapos ko lang mag-final defense kaninang hapon. Tanghali, actually. Wow! Parang kaya, fresh na fresh pa. So, galing sa eskwelahan. Oo, nag-defend. Ang hirap nun, nung ako nag-mamasteral, actually, natagalan din ako eh. Ilang beses din ako nag-stop. Pero si Queenie kasi, para sa kaalaman ng karamihan, ay Master in Public Administration. Ang kanyang tinitake. Ako naman, graduate ako ng Master in Business Administration. Pero hindi ko naman na ano yun, na-apply. Pero sa academe kasi, kailangan yun. Si Queenie naman, nasa public service. So, kaya ako nga talaga, gusto ko din mag-take ng MPA before. Pero dahil nasa academe din ako, so mas na-push through ko business administration and planning. Sana na mag-take ng doctorate DPM, in ano DBA or DBA. So bahala na po, in God's will. So ayun, balik sa iyo, Queenie. Ano bang handbook natin? So itong handbook na to, tatalakayin dito yung localized tatalakayin sa handbook na ito yung localized plans, programs, and activities ng Sangguniang Kabataan sa Iriga City together with the inputs from the Local Youth Development Council and target din namin na yung inputs ng Sangguniang Kabataan Iriga City Federation. So ipapasok natin yung lahat dito and i-attach din natin lahat ng mga documents from the national such as agencies ng National Youth Commission, DILG, lahat ng memos related sa pag-handle ng mga PPAs ng kabataan, makikita po natin sa handbook. Mm-hmm. So, ano siya? Kailangan natin siyang i-present sa Sangguniang Kabataan Federation and then sa Local Youth Development Council. And kung po pwede, maipasok din natin siya sa SP for a resolution of adapting. Oo. Kasi importante yan eh. Ano ba ang statement of the problem mo dito, ano, Queen? Sa, ano yan, dito sa iyong, ano nga yung title ulit ng, okay, ano mo, ng thesis? So, parang mag-defense po tayo ulit ngayon. Take 2, version 2.0. So, ang pinaka-title po ng aking study is The Filipino Youth in Local Governance, Basis for the Formulation of the Sangguniang Kabataan Handbook of Iriga City. So, si dati kasi, kinonsult ko kay Thierry kung ano magandang study for Sangguniang Kabataan. So, sinuggest niya, what if handbook na lang? Kasi yun yung parang wala tayo. Tsaka, kung nag-push ako ng MPA, yun dapat ang... yun talaga yun. Hindi na niya sa akin. Oh. And very much willing naman ako na kunin yung bato from darkness. Sabi ko kaya sa... Ano kaya kung mag-handbook ka na lang? Kasi yun yung wala tayo. Mm. Okay? So, and... Kung hindi rin ako nagkakamali, ang merong handbook din ako nakita is yung sa Cagayan de Oro. Pero ang target, yung handbook iba naman yung iba yung Oro Youth naman yun, hindi yung for lang, SK. Council lang yun. Mm-hmm. So, I will be discussing the statement of the problem. So, ang pinakauna, sasagutin nito yung demographic profile of the respondents, which is the Sangguniang Kabataan, Chairman, and Sangguniang Kabataan Kagawads ng City. So, sa Iriga City, meron pala tayong 264 SKs. So, ano yan, hindi pa yan kumpleto.
elected officials na yun. Elected yan kasi may mga barangay tayo na hindi kompleto. Like members. Yung Antipolo, out tatlo of 7 na kagawad, dalawa lang. Tapos si chairman, so tatlo lang talaga sila. May mga ganong cases. So hindi siya makakompleto na 36 times 7 talaga. Mm-hmm. So ang respondents ko dito is 160. Pumili lang kami ng mga respondents by percentage per barangay. Mm-hmm. So kung kumpleto kayo na 7 kagawad, isang SK chairman, mas madami yung chance na napasagot kayo as respondents. Yan, buti na lang nakipag-cooperate naman yung ating mga SK. Yes, very much willing sila kasi alam naman nilang para sa kanila to. And isa din to sa legacy na may iiwan nila after na kanilang. Dahil lalo na itong RA 10742, sila yung pinaka-pioneer dito sa SK reform. After SK ng reform. And kung ano, diba dati kasi for abolition na sana siya. So nabigyan ulit ng chance. And yung reform, na-discuss na ata dito na yung kaya, limang pagbabago. Ano yun eh, very proud tayong dalawa na nakasama tayo ng National Youth Parliament during that time, 2014, diba? Ano yun eh, kumbaga, nag-gather yung lahat ng mga youth leaders sa buong Pilipinas, doon sa Manila, diba? Napaka, ano natin noon eh, out of 1,000 plus applicants, nakasama tayo sa 200 yung pinili noon po. Shortlist lang. No, shortlisted ng 200 and nakasama tayo and may mga kasama din tayo sa ano yan sa Bicol region. Diba? Na ano yan. So napaka thankful namin dahil isa kami sa nag-push nito. Actually, sabi nga namin sa previous na mga programs dito sa Tulay sa Ere is ano kami for abolish na sana yung ano yung SK. Pero nung nag-attend tayo ng National Youth Parliament, na-encourage tayo at naliwanagan na kailangan pala sa gobyerno ang kabataan. Yes. Okay? Sige. So ito na yung statement of the problem. Yung una, syempre yung demographic profile ng mga SK. Ikalawa, how do the respondents analyze the SK performance based on the youth programs implemented in the city of Iriga in terms of the following youth agenda? Ito yung siyam na tinatawag na youth areas on nine centers for participation. Mm-hmm. So ang una dyan is yung health, ikalawa education, ikatatlo economic empowerment, ikaapat social inclusion and equity, ikalima peace building and security, ikaanim governance, 7, active citizenship, 8, environment, and yung last is yung global mobility. So, para mas maintindihan ng ating mga nakikinig, ng ating mga viewers, itong 9 centers na to, ito yung binibigyang focus ng programa, ng budget, ng mga SK. So, ito yung pwede nilang paglagyan. Tama? Yes. So, kung matatandaan po ninyo, dati, ang lahat ng programa ng mga SK is paliga o kaya signages, di ba? Bawal na po yun. Pero, sa ngayon, okay lang din naman. Nakakalusot pa din naman. Depende. Siyempre, magkailangan muna ng resolution. Tapos, dahil hindi pa ganun kaigpit yung implementation nito, so okay pa na may mga paliga. Pero dahil may pandemic, talagang wala, more on virtual games. Diba? Kaya kung makikita nyo, ML, webinars, poster making, webinars, TikTok, yan, kung mga TikTok, yan. Okay? Proud bloggers. Yeah. Okay, number 3, how significant is the difference between the SK chairman's performance with that of the SK kagawads on local governance? So, titignan dito kung may pagkakaiba sa performance ng SK chairman and SK kagawad. And number 4, what sangguniang kabataan handbook can be formulated based from the findings of the study to improve and strengthen the performance of SK in Iriga City? So, yun po yung apat na statement of the problem ng research ko. Okay. So, based on your, ano talagang pinadepende ka nga niyo? Pinadepende ako ulit. Okay. Siyempre, para, ako kasi talagang very proud ako sa'yo, Queenie, bilang kaibigan at matagal mo nang kasama sa serbisyong pangkabataan na meron ka na nitong handbook and at the same time, patapos ka na ng iyong MPA, di ba? Nakaka-proud yun, despite na sa dami mong ginagawa. Kasi ang opisina nyo, ano pa eh, kumbaga yun yung tinatawag na little mayor eh. Diba? So napaka busy, more on planning, lahat ng mga activities dadaan pa sa opisina nyo. So kaya nakaka-proud na naka-come up ka dito sa handbook na to.
So based doon sa ano mo, sa statement of the problem, ano yung iyong naging ano? Kumbaga, i-short background mo na lang kami kung ano yung findings doon sa ano yan, sa problem na yon. Wait lang. Hanapin. Okay. Summary ng findings na tayo. Summary findings and conclusions and my recommendations for the sangguniang kabataan. According to my research, the personal attributes of the respondents were male and female, roughly 50% male and female. So very ano, on social inclusion and equity, equally yung male and female. And equally then, distributed lang na ano. Equally distributed sa SK. And then mostly under the age range of 18 to 21 years old. Since nabago kasi diba yung age bracket nung pag-run nila ng SK. So yun naman talaga, nag-run sila nung 18 years old karamihan. And then so 18 to 21 years old, yung 51% ng SK. Yeah. And then lahat naman ng SK single based sa respondents, 95.62%. Oh, kaya ano natin ah, i-clarify natin yung na-mention mong single ah, kasi baka ma baka ano nung iba. Oh, bakit si SK may, ngayon ano, na, baka may anak na, may asawa na, di ba? Ang ano lang naman natin regardless doon sa R8074, regardless kung may asawa o wala, di ba? As long as na nag-iedad 15 to 30, kayo ay consider as youth. Okay. Yes, tama? Yes. Yeah. And then, karamihan, college graduates comprising 60% of the Yan ang maganda kasi pinapahalagahan nila yung... Hindi ibig sabihin na 60% kasi yung karamihan doon, ongoing. Ongoing. O nag-aaral pa. 60% lang yung college graduate tapos yung iba, ongoing sa pag-aaral. Mm-hmm. Wala naman ako nakita doon na result na nagsabi na may out of school youth sa SK. Lahat talaga sila. Kinuha yung opportunity. Lalo may ano, 'di ba, may scholarship programs for SK na ino-offer. So lahat sila nag-take ng opportunity. Kaso yun yung medyo malungkot eh, yung pinag-uusapan nga namin sa nung nakaraan sa NYC, yung parang activity pa webinar din, 'di ba? May nag-ano doon kung yung regarding sa scholarship, eh mostly naman yung scholarship ay binibigay para sa mga government schools. Oh. Eh pag nasa private wala. Pero meron naman na yung ano yan, yung TS, di ba? Ano yung tertiary education subsidy. Sa amin nga sa state university ako pumapasok, ay wala kaming tuition fee binabayaran. Kasi matik yun pag SK officials, matik yun. Kahit kuya rin hindi kami, halimbawa hindi ako SK official yun. Wala nang tuition fee talaga. Ay, Chairman, speaking of babayaran sa mga tuition, ito naman ay, kasi dun sa SKRO, kasama dun yung medical, di ba, yung lalo na yung PhilHealth. Oh, PhilHealth. Kumusta yung PhilHealth? Nakaano ka na ba? Wala pa kaming ano sa PhilHealth. Wala, no, yun yung wala talaga, kasi, pero dapat meron kayo, di ba? Dapat may ano, sabi, dapat may guidelines daw, galing sa PhilHealth. Kaya yun yung inintay namin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Para wala pa. Punular yung wala pa. Tsaka yung pinaka handbook from national, yung galing sa COA, ang ako hindi ko pa totally nababasa yun eh. Diba? Na ano ka na ba nun? Na-update ka nun? Meron na downloadable na yung file. Downloadable na yung file from COA related sa ano, sa budget ng SK. Meron na. Sige. So, ayan. Ano pa yung findings, Queen? So, aside dun sa mga karamihan single. Karamihan na-involve sa youth organizations at least 3 to 5 years. Meron bang ano dyan? Yung as in, ngayon na ako naging active nung nag-run ako tapos nanalo pa ako. Wala ba siyang ano, wala siyang organization na nasa man? Meron. Kasi may kasama din sa choices is yung 1 to 2 years na naging na-involve pa lang. So may mga baguhan pa din naman na nanalo. Okay. So Pero karamihan talaga. Oo. Involved na sa youth organizations before pa nag-SK chairman or kagawad. Ah, sige. Ano yan? Yung mga organization nila before SK is school-based or community-based? And then karamihan na nakita ko pag-asa youth association of the Philippines. Ah, community-based. Mga ano, dating mga president, vice president, tapos nag-run for SK chairman. And then number 2, before we proceed with number 2, pa-shoutout po pala sa ating mga nanonood ngayon.
si El Racer Dan, wash out, pa-wash out na. Pa-wash out daw po si El Ray. And then nanonood din po si Dayan Salvadora and then si Ira May Ibasco of Kanaman. Thank you for watching. So mamaya natin ni ano yan. Mamaya tayo babate para okay, isaan lang. And then number two, balik na tayo. The respondents analysis on the SK performance based on youth programs implemented in terms of the 9 youth agenda resulted too much evidence. So lahat yon. So far, wala namang napabayaan na mai-implement sa SIAM na youth centers. Mm-hmm. Lahat yon, much evident yung naging result. So ibig sabihin, isa itong manifestation, barangay ito, di ba? Barangay levels. So ibig sabihin, isa itong manifestation na very active ang lahat ng SK dito sa 36 barangays. Yes. So walang katotohanan yung mga nagra-run sa Facebook na hinahanap si chairman. Hinahanap kung meron nga bang SK sa barangay. Di ba? Sige. Galing. Walang naiiwan na barangay. Lahat sila... Saka nakapokus dun sa 9 centers. Okay? Okay. Number 3, merong medyo significant difference sa performance ng SK chairman and SK kagawad in terms of economic empowerment. Mm-hmm. Siguro dahil din sa pandemic, yun yung nakita ko dito. Due to pandemic, nagka-problema sila sa... yung trainings kasi bawal ang face-to-face. Di ba karami kasi ng training tapos natin ilan lang ilan lang yung barangay na nagkakandak pa lang pero ito kasi in connection sa barangay fiesta kaya nagkakaroon ng mga activities. So dahil may pandemic siguro bawal nag-realign din ng program ay nag-realign sila ng budget in response to COVID-19 kaya baka may mga nawalan din ng trabaho yun. Kasi di ba ganun yun. Sige. And then number 4, ang Sangguniang Kabataan Handbook was formulated to improve and strengthen the performance of SK Mirigas City and increase youth participation. So yun yung target natin kung bakit nag-draft tayo ng SK Handbook for Mirigas City. Ayan. So punta na ako sa conclusion. Okay na. So pag-usapan na natin tong handbook. Ano ba yung ano mo dyan, Queenie? Ano ba ang pinaka... kumbaga main ingredients nitong handbook na to? At ano ba ang bago yan pa lang, itong SK handbook ba to ay pwede itong makita in public hindi lang ng SK Iriga kasi for sure bibigyan mo sila ng copy. Mm-hmm. Eh papa kung may mga kasi meron tayong mga na, may mga nakikita akong na nanonood sa ating Facebook Live kagaya ng SKD Rosario Baos, so nagko-congratulate dito sa activity natin. So kung mga taga-ibang lugar na gustong makikopya ng inyong handbook, ano ba ang pwede nilang gawin bago natin pag-usapan muna yung pinaka-content? Pwede naman siyang i-replicate. We can provide them with a copy once approved na siya ng SP and na-endorse na siya ng maayos. Kasi marami pa siyang babaguhin. Yeah. And then, i-upgrade pa siya. Oo. And siguro, dadaan pa rin to sa DILG pa din siguro. Kung, para malaman kung inline pa din naman sa mga programs na ini-implement. Opo. Kaya in-invite po natin si Queenie para sa ating mga nanonood at nakikinig dito sa Radyo Aksyon. In-invite po natin siya at i-discuss itong SK handbook na to. Gusto po namin na marinig ang inyong feedback. Kung ano po yung pwede natin maitulong para mas maging maayos po itong SK handbook or SK manual na pinopropose ni Queenie. Hindi lang po ito dahil sa completion ng kanyang MPA programs, kundi or MPA degree, kundi ito ay magiging basis na rin sa mga susunod or mga susunod na mga SK. At kahit sino, I think pwede naman pong basahin, pwedeng i-adapt, di ba? So kaya pwede po kayong mag-comment once na may gusto po kayong idagdag or ibaguhin or suggest dito po sa manual na to. So Queenie, i-enlighten mo kami sa SK manual. So ang laman ng ating Sangguniang Kabataan Handbook. Unang-una, isinama ko dito yung simula pa lang ng pag-distribute ng questionnaires together with the Sangguniang Kabataan Federation of Iriga City kasi sila yung
first-hand implementer nito if ever. So, sila muna yung dapat i-consult natin kung magkakaroon tayo ng handbook sa ating locality. Mm-hmm. And then, kailangan din ng backgrounder ng city. And then, yung sa youth council, kung paano siya na nabubuo. Nakuku. Sige lang. Kung paano nabubuo yung local youth council, kung ano yung status, andito din nakapasok na dito, kung ilang members ba. Speaking of status, kumusta yung status? Kasi si Queenie yung nag-aasikaso nung sa mga documents. shout out po sa ating mga members ng local youth development, local youth development, yung Iriga City Youth Development Council. Follow up po kami nung inyong mga documents yung inihingi po namin. Hello po. Ayan, ilan pa lang po yung aming nahawakan. Para, para ma-register si Queenie po kasi ang in-charge nun. Yes po, ako po. Sa akin po yung sinasubmit. Ipinasa ko din po dito kung saan natin makukuha yung mga information sa isang guniang kabataan or kung ano yung mga basis natin. Halimbawa, nilagay ko dito yung Philippine Development Plan. Kasi diba... Yun parang, kasi yung pinaka, kumbaga, guide. Blueprint. Parang blueprint siya. Yung pinaka-Bible. Oo. Para sa... Provincial Youth Development Plan and Local Youth Development Plan and yung ABYIP and CBYDP. Dapat naka-align sila naka-angkla. Lahat. Naka-angkla. Oh. Philippine Development Plan 2017 to 2022. Philippine Youth Development Plan 2017 to 2022. Yung framework ng PYDP consisting of 9 centers. The Iriga City Youth Development Plan. Dapat nakapasok din kung ano yung meron sa barangay. Oh, kaya eh, napaka-timely din na... nagkaroon ng handbook kasi meron na tayong LYDP pero we're still working out na maano yon ma-institutionalize through SP. Tama. Yun. So yun, mga nabanggit ko, kailangan natin i-attach yung link or siguro yung kung local plan siya, i-attach natin siya sa appendices ng ating handbook. And then, andito din yung mga Republic Acts related to SK. Mga legal basis. Yung mga yung history, kung paano nag-start yung SK, sinama ko din dito. Ng pahapyaw, in summary. And then, meron din ditong kung ano yung nabago sa RA 10742. Speaking of pagbabago, may proposal si Senator Angara yata. Di ba? Ano tayo, cross fingers tayo na ano yun, map. Kasi approved na siya sa Senate. Kung hindi ako nagkakamali, for signature na lang yata yun ni ano. Oo. Maganda rin yung ano yun. Kasi mga honorariums yung SK councils, yung SK members. Oo. Yung treasurer, SK treasurer and SK secretary. Magkakaroon na rin. And yung mga other benefits and other privileges. So maganda po yun. Cross fingers tayo dyan na sana ma-approve. Tatlong taon na wala pang mapangunari yung mga members. Kasi kailangan talagang baguhin pa yung kasalukuyan na SK Reform Law na of 2015. Okay, to continue. Meron din ditong information about the Filipino youth. Kung ano ba yung mga age and then kung ano yung population natin at present. And then syempre kung merong Filipino youth as a whole, meron din namang Iriga City youth population and other information na on Iriga. Said na population ng kabataan ngayon sa ng Iriga. On 2015 pa din. Ay, 2015 pa yung... Kasi yung ongoing, di ba, yung sa PSA. Hindi pa, ano, hindi wala pa, pang final. Hindi pa, 2015 pa din. So, nung 2015, yung age group kasi is from 14 years old to 34. Kasi may mga nag-transition na from 30, kasama pa din sila sa bilang. Nung 2015, naka 36,201 sa Iriga City. Pero, sa projected, on 2021, around 40,103 yung ages 15 to 30 years old. Ayan. Which is, hindi rin ako nagkakamali, itong youth population ng Iriga is about 60% yata pag sa mga bumuboto. Hindi ako nagkakamali. Roughly siguro, mga 60%. 111,98 something. So, parang ganun, mga 50-60%. And then, andito din yung backgrounder ng Iriga City Youth Development Council, kung sino yung mga members, kung paano mag-register sa YOR. Compositions. Oh, ini-encourage natin yung mga existing youth organization, youth serving organization, hindi lang dito sa Iriga, kundi
lahat. Yung mga community-based, school-based, faith-based, pwede po kayong mag-register through the Youth Organization Registration Program ng National Youth Commission. Pumunta lang po kayo sa kanilang website na www.yurp.nyc .gov.ph So, pasahanapin nyo na lang yung... Pwede naman po magtanong, di ba may mga local youth development officers yan, naman? Pwede rin po kayo makipag-coordinate sa akin, kay Queenie. And so, then, pwede namin kayong itap sa LGUs. Oo, para ma-assist din natin kung paano. So, hindi lang siya pang iri, hindi lang Iriga City ang may youth development council. Kasi Manila napaka-importante na ng youth profiling at yung mga youth profiling ng mga youth organizations. Napaka-importante po yan. Mandate na din pati siya na lahat ng ano si kasi pwedeng yung organization nyo pwede pang maging member ng local youth development council, ng provincial youth council, kayo yung mag kumbaga magbabalangkas, kayo yung tutulong, mag-guide whether to approve, disapprove yung mga plans, programs and activities ng ano yan ng SK, di ba? So at least kung meron man kayong mga activity or mga programs, baka pwede niyong maisama din doon, at least yung linkages, yung partnership, di ba? Madali na. Yep. Yung funding. So, ang sunod naman, diniscuss dito pa isa-isa yung 9 centers. Yeah. Based dun sa performance ng SK versus dun sa Philippine Youth Development Plan Agenda Statement. So, ibabangga natin siya para malaman natin kung swak ba together yung ginagawa ng SK doon sa target na agenda ng Philippine Youth Development Plan. Kasi hindi naman lahat ng nakasaad dun sa Philippine Youth Development Plan ay ano yan, kumbaga... pwede gawin sa pwedeng i-localize, pwedeng kopyahin sa baba o ng city, ng barangay or ano. So syempre pipili pa rin tayo kung ano yung applicable doon sa mga plano ng national para sa local. Okay. So ang next naman, since na-discuss na yung 9 centers of youth participation, nilagay ko naman dito yung mga possible recommendations for policies, programs and activities na pwede pang i-continuously implement ng SK or pwede naman na kung wala pa nitong mga ito, simulan for upgrade. Ayan. And then, sunod, after nung recommendation, nilagay ko din yung mga downloadable links kung saan nila pwedeng makuha yung mga documents related sa SK. Andito yung hinahanap nyo kanina na handbook on the financial transaction. Ayan, including yung mga forms. Oo, nakita ko na siya. Yung sa kung paano mag-conduct ng barangay youth investment plan, comprehensive barangay youth development plan, yes, ng LYDP, ng PYDP. Lahat ng forms, downloadable documents, andito. And then, inattach ko din yung mga templates na pwedeng gamitin ng SK sa pag-craft ng project proposal, kung sa barangay level and then sa citywide. Yeah. Meron ding mga forms sa annual budget. Ayan, nandiyan na yung mga templates. Uh-oh. Yung mga forms, pag magliliquidate, isinama ko na din sila. Kasi yun yung nakikita ko na laging kailangan. Paglabas ng pera ng SK, kailangan maliquidate din agad. Mm-hmm. O kasi hindi sila makakapag palabas ulit ng budget kapag merong unliquidated. Diba? So napaka-importante din yan. So, meron din ditong accounting plan kung paano yung mga process. And pinaplano ko din na i-attach yung step-by-step na accounting step plan. Step-by-step na accounting plans. Yun. Yun na, ang laman ng handbook. So, yun, napakaganda, di ba, ng nabuong handbook. So, this will be the guide, di ba? Kung ano yung mga pwedeng gawin, papaano, di ba? So, madali na lang ma-access. So, kung may mga suggestion po kayo or kung gusto nyong makatulong kay Queenie or mayroon po kayong tanong regarding doon sa handbook, pwede rin po kayo mag-contact sa kanya through Facebook o kaya kung ano, baka pwede nyo mapuntaan sa opisina. So, welcome naman po yung lahat na mga suggestions para mas ma-improve natin yung SK handbook.
So, ayun. So, thank you. Thank you so much, Queenie. And at the same time, sa ating isa pang bisita, si SK Chairman ng San Nicolas, si Digoy. So, mustahan tulay sa ere program dito sa 103.7 FM Radio Action, Iriga City. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. So, maraming salamat po. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Ray Rodriguez, ang Local Youth Development Officer ng Iriga City. Kasama ko sina... Ito po si Digoy Matis Jr. At ako din po si Kimi Arellano. Maraming salamat po at magandang hapon. Ingat po tayo. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye.